Ito ay notification of contribution requirements. Doon sa compulsory plan natin at issued, wala tayong matanong maano doon masabi kasi dito naman sa Hong Kong mayari. Nangyayari sa Hong Kong talaga. So, yun pa rin na 4 days sa hospital plus discharge order. So, wala tayong question doon. Ang gusto ko lang i-ratify talaga yung mga beneficiary natin, mga third degree natin galing Pilipinas. Na kung okay sa inyo, babaguhin ko yun ang sistema ng porque nag-post sa mag-anak ko, initiate na tayo. Hindi na, from today and beyond, di na. Kailangan ko magpresensya ng resibo. Ipadala sa atin. Nakalabas man siya, okay lang. Kasi hiningi natin resibo at discharge doon eh. Kasi hindi lang ako ang involved eh. Tayo, lahat tayo eh. Although na wala ko na rin reklamo, pero alam ko hindi lang nagsasalita. Pero last time, nung before kay Monsirat eh, nagsalita ito si Dun, saka si Dindo. Bakit pati yung ganyan sa akin. Sabi ko, voluntary naman ang tagpagpila, hindi naman po. Kung magbigay ka, okay lang. Kung ayaw mo, pwede rin. Pero mas lalong hindi pwede ang nagsalita. Kasi wala ka nang ibigay, nagsalita ka pa eh. Di ba? Ngayon, binalik ko sa kanya. Sabi ko, dapat nga, kayo pa nga aggressive mag-push eh. Kasi unang-una, 2 times ko na nakakuha sa agrupo natin. May narinig ka ba? Pero ako, may narinig ako tungkol sa'yo. So, doon sa ratification, pare, ano nyo doon? Ang aking suggestion, na parang reimbursement style. Pero hindi yung amount. Reimbursement style, pero voluntary pa rin. Voluntary pa rin. Ano, agree kayo doon? Hindi po hindi na mag-initiate ako na picture lang. Brother ko ito, pamangkin ko ito, kamag-anak ito, ano? May supporting kahit yun lang, kasi pag naglumabas yun sa hospital, may resibo eh. Kung naka-indicate man ang amount doon, hindi naman natin yung sumiti, ano? Ibalik. Voluntary ko rin tayo from $5 up. Ang gusto ko lang kasi, oo, kasi ano eh, marami tayo eh. Ipong sunod-sunod yan. Pero ang sagot ko naman sa sabay-sabay, magbigay kayo $5. Kung shampoo yan, $5, 50, di ba? Hindi na masama yun. Hindi siya pwede umangal. Ang umangal talaga ako magsasalita sa kanya. Pasalamat ka kasi kahit ano ang nangyari, hindi bigyan kayo voluntary. Pero pag compulsory talaga, at is yun, wala tayong changes doon. Unless na gusto yung ano, ratifikahin din. Gusto kong malaman sa inyo, mga member, advisor, officer, kung ano ang suggestion nyo dyan. Basta ako reimbursement style na. Okay yun, sir. Okay. Para ma-minimize natin. Okay yun. Para makayos tayo sa kung ano man na. Para either na totoo man o hindi, okay yun. Kasi may resibo. May resibo siya eh. Kung niluko niya tayo, pinikit niya yung resibo, para ng taas dyan. Yes, $5 at least malaki yung natulong yun. Pag voluntary ha. Pero pag compulsory, no changes doon. Ang compulsory kasi, yung nangyayari yun, dito lang sa Hong Kong, tayo yun. So, in-extend lang tayo, in-extend natin yung sa iba, kasi voluntary yun. So, yun ang tandaan natin. At saka isa pa, kung halimbawa nag-initiate na ako, dahil na naman, mag-initiate lang ako kapag approve na natin ngayon. Kung halimbawa dumating yung araw, at least, kung sinong present dito, alam niya nang gawin niya next time. Kung sino man yun, hindi natin alam. Di ba? Na hindi pwede hindi pwede na ano yung mga agad i-post na ito na nalamayan, nakaratay, naka-oxygen, naka-dextrose, whatever, picture, tapos sabihin ng ganito. Ngayon, this time, babaguhin ko from today and beyond. At saka kasi ang ating meeting naman, every 2 months lang eh. Ang next meeting natin, April 5 na. Sa mga nakaraan, okay lang yon. Walang no regrets yun. Ang natulungan na natin. Pero ngayon, baguhin na natin. Kasi hindi lang tayo nag-iisa eh. Yun si Fredo. Si Fred. Pasok. Huwag ka na magbasa dyan. Walang post dyan. Andito si Junie.
Juni. Si Tony. Ipang hinalap niya siguro, pre. Ah, Trude? Ay, pasok ka, wala naman bayad dyan eh. Mag-check-in ka ba? Mamaya. Mag-check-in ka. Okay, so yun ang pinaka-main ano natin, ang notification ng ating pagbibigay na voluntary. Ngayon, kung may question kayo doon sa third degree na, yung malayo na, ilabas nyo eh. Na dapat ba natin talaga bigyan yung ganyan? Kundi yung anak, asawa, parents lang dapat. So nakakonsider tayo doon. Pero okay. Na-umpisa na natin yung press, di ba? Okay, kaya nga gusto ko malaman siya yun kasi New Year na. Baka mayroon pa iba dyan na ano. Sa akin naman, nung umpisa na, gusto ko rito, boy. Oo. Kasi voluntary naman eh. Oo. Di ba? Oo. Ang babuhin lang natin, yung pag-ingat. Oo. Eh di, ano, may tanong na ako, Presa. So, pag, ano, hintayin muna natin yung resibo na, kunwari, mag-ano sila ng tulog. Hintayin muna natin yung discharge receipt bago sila maka-apply. Okay, pagkita sa atin, i-WhatsApp nila. De, naka-apply na siguro po pwede, pero yung antayin lang kung yung approval ng yung sa pag-discharge i-send sa atin. At nakabayad na, nakabayad na. Kasi hindi na makuha ng resibo na walang bayad eh. Na discharge na siya pag tapos hihingi ng tulong. Yes. Hindi, ang sa akin lang press, hindi na kailangan yun. Basta pagka nadala na sa hospital press, automatic voluntary, tutulong na tayo. No. Kasi hindi lang kasi ako mag-isa, hindi lang tayo tatlo eh, marami. Hindi. Ano sabi nga ni Bro Alex, yun ang umpisaan na press. Hindi, yun ang dinawan binago, yun ang binabago ko, yung ano style na ng pag-ingi. Ah, sige. Okay. Kung ano talaga yung kagustuhan ng marami. Kasi before, ina-accept natin yan, basta nag-post lang siya. Kasi evidence natin yung picture, di ba? So tayo naman, siyempre, yan naman ang evidence natin, tutulong tayo. Ngayon, baguhin ko. Hindi natin inalis yung pagtulong, pag-isti ng tulong voluntary, pero mabaguhin ko. Yun ang naidagdag press yung resibo naman. Either one time lang siya mag-post, na, pero may resibo na. Di ba? So kung wala, just regardless ng amount, hindi natin yun sa plow. Di ba? Kasi ang tayo naman, hingi lang tayo ng kusing tulong eh. Pwede ka magbigay ng $5. Di ba? Pero nakikita ko naman ni Versus, wala naman nagbibigay ng $5 niya. Kaso lang, gayaan mo lang na, kaysa naman gawin mong compulsory, di ba? Sa Pilipinas, kahit makumpay niya kayo doon, pwede nila ilapit yan sa PLL. Ang daming ano yan eh. Hindi na napitan doon. Yun na nga, inantay nga na, kaya nga ni-ratify natin ngayon na wag agad asahan yung grupo na minsan may nagpapalwa pa. Di ba? Hindi ganon. Kasi hindi lang naman ilan lang tayo sa ayuda eh, dami natin eh. May nagpipledge. Ang iba hindi naman natupad ang bigay. Tapos nakita naman ang recipient. Kapag, basta eh, inaano ko ha, ini-insist ko, pinupush ko ang lahat, na huwag mahiya. Kapag wala kang ibibigay, mag-post ka sa GC natin, I'm sorry, broke talaga ako, para mabasa na ang recipient natin. Kasi ito ang worst scenario eh. Mamaya yan, sasabihin naman nila pinagtatakpan ko. Di ba? Bakit hindi ako nagpo-post ng ano ito ganyan? So kung wala ka, at bakit ang pangalan niya wala yan, ano ba ito? Kung wala ka, huwag kayong maya, mag-post kayo sa group chat natin. At saka hindi naman pwede tayo magbigay ng link na rin. Kung naibigay na, wala na. Pag-voluntary ha. Pero pag pupusulin talaga, talagang ano ka. I-clear lang yung mga friend. Yung nagbigay na, pagkatapos na-release na yung nagbigay na doon, okay na lang yung wala. Ang hindi nagbigay, wala. Hindi na namin sige. Pero huwag yung rin asahan yung ganun. Huwag yung basihan yung sinabi natin ngayon. Kasi mamaya, gawin naman ng practice na ganyan eh. Fred, pagka ganang mga mag-voluntary, tapos nagpe-play siya, huwag mo na muna ilagay kasi nag-ano na i-expected na ng recipient na ganito na yung amount na makukuha niya, di ba? Huwag mo na ipopost, basta pag nagbayad siya, saka mo lang siya ipopost.
pwede rin i-consider natin yung ganyan. Kasi meron din kasi na depende rin kasi kung minsan sa advisor eh, sa tao na nag-pipledge eh. Kasi yung mostly nag-pipledge sa akin kasi, yung talagang 100% na nag-pipledge. Gawin na natin din yan, para at least, yung parang sige. Sumang-ayon sila na. Take note. Wala ba tayong ano dito? Dito ko lang itin. Parang sunburn ah. Okay. Ano ba siya inyo? Ano? Basta sige. Tama lang 'yon para sa ano, para sa ano na lahat, para sa mga para yung mga sumusunod sa GC, nalalaman nila kung talaga magkano talaga accurate na natin. Kasi yung pledge, hindi naman yun ang tamang hindi, tamang ako naman, ang ginagawa ko ever since, na wala naman loopholes, wala naman problema, in-explain ko sa recipient, ito mga pledge lang ito ha, pero magre-reflect sa final ng counting ko, kung sino nagbayad. So, kung hindi siya nag-reflect doon, dahil naibigay na namin ito, huwag mo nang asahan yung iba. Kasi paliwalag ko rin din. Kasi yung iba hindi nakakasunod sa GC. Alam mo kasi, ang natutuwa kasi sila na makita nila yung pangalan nila doon sa GC na active sila, nagbibigay sila. Pero nakikita ko naman doon sa mula no, sa GC, kunti lang naman, minimal, very minimal naman ang hindi natutupad eh. Kaya kung kaya ko abunuhan, abunuhan ko tulad nila ano, maibigay na. Kasi kilala ko naman sila. Pero maganda rin yung sinasabi niya ang advisor natin, Kiling. So, take note kayo dyan sa mga future recipient natin. Pero mas maganda na walang recipient, di ba? Kaya ingat tayo lagi para ano, pati mga pamilya natin. Anyway, ang pag-usapan natin mainly sa compulsory lang. Asa ng voluntary ko. So, agree na kayo doon sa sinasabi na kapag meron kang ihingiin sa grupo, pakita na lang ang resibo. Parang reimbursement style, pero not all that. Parang government. Not total amount. Gawa na yung ano, pinapagawa. Hindi, reimbursement style siya, pero hindi yung total amount. Kaya nga, sinasabi ko reimbursement at sinasabi ko parin na hindi yung total amount. Kung ano lang maano natin, makabawas-bawas yung total amount. Ano mga maabot lang. Kasi hindi naman pwede na refund yun eh. Oo, hindi naman. Kaya reimbursement talaga ang ano dyan. Ang salita na term, ang term na tama. Kaya reimburse mo kasi may resibo eh. Pero not the total amount. Yung may bibigay lang natin. Kung ano lang i-reach ng grupo. Oo, yun lang. Diba? Tulungan. At dito pa, isa pa, kung ang lahat ng member nagbigay ng $5, huwag ka magreklamo. Oo, ganoon talaga. Kasi tulong na nga lang yun. Kasi tulong na nga lang yun. Pero wala siyang, any amount. Sa compulsory lang tayo kasi nakasahad sa ating bylaws yun eh. So, ang voluntary, extra ano na lang natin yun. Diba? Magbigay kayo ng $5, huwag kayong ano, mahiya, kasi yun lang kaya mo eh. Nahiya pa eh. Oo, oh, may nagbigay ko siya mahal. Diba? Basta ako $5. Eh, lahat naman ganun eh. Ang wala yung natin $5, pero wala nagbibigay ng ganun eh. Wala nagbibigay ng 5 eh, 50 talaga eh. $5, bahala kayo. Pero ano, salita lang, konting idea lang. Yung true experience nung hiningi ko dito, may mga ano tayo na insidente na nandoon sa ospital, ang ibinibigay billing pa lang. Kaya siya hindi nakakalabas kasi kulang nga yung pera. Kaya inaano ko kaya sa ano. Kaya humihingi ng tulong. So, ang nagawa ko doon sa kapatid ko, yung ano, ang ginawa ko is yung allowance ko sa family, yun muna itinulong ko sa kapatid ko.
So nung nakakuha ka nun, yun ang inano ko sa alak, padala ko sa pamilya ko. Pero ang nangyari kasi, kaya humihingi ng tulong kasi nahihirapan lumabas sa hospital. Pero